Eh? Ano yung mga ipiprepare mo? Dalawa ang main things na ipiprepare mo. Una, yun sasabihin mo. Diba? Your topic. Pangalawa, ipiprepare mo yourself. Sa paghahanda ng topic, ito yung papasok dito yung talagang mag-aaral ka. Kailangan pag-aaralan mo. Pag-aaralan mo, kung ano yung content. Mula unahan hanggang umpisa. Mula umpisa hanggang huli. Mula huli hanggang papuntang umpisa. Kailangan back and forth, alam mo. Ibig sabihin, master mo yung topic. Okay? Ito yan. Prepare. Ang sikreto ng mga magaling na speaker sa mundo. Akala natin, simple. Pero you do not know how they prepare. Ang sabi ko lang dyan, prepare. Hindi ko sinabing memorize. Ayun. Mamaya, may isa pang golden rule tayo regarding that. Okay? Kailangan, prepare ka. Pangalawa na kailangan mong ihanda ang sarili mo. Paano mo ihanda? Number one, this is my personal ano eh. Alam niyo pag ako nag-OPP, nasalita sa unahan. Ito yung dalawa lagi ang hinahanda ko. Yung iba kasi, ang hinahanda, topic lang. Yung sarili hindi hinahanda. Ito kasi ginagawa ko, mga kaibigan. Hindi ko sila sa unahan na hindi kumakain. Don't speak on the prank with empty stomach. That's golden rule. Hindi nyo napapansin, kapag gutom ka at may kausap ka, parang walang idea kung paano ko. Diba? Ang performance mo affected pag ikaw ay gutom. Kailangan busog ka. Okay? May laman ang chat. Isa pa, sa sishare ko, ang secret ko, sa mga big event, huwag kayo magsasalita sa unahan nang hindi kayo nagkakape ng ad life or umiinom ng juice. Ako, yan na nga ang secret. May mapansin nyo, kapag ako naging, actually, kape na yun po ngayon. Pero sa bahay pa, hindi dito. Lalo na pag ako uminom ng juice, ay grabe yan. Alam yung juice natin. Meron siyang power na ikalma ka talaga. Ikakalma ka. Kaya kung ikaw ay nervyusin, tanggal ang nervyus mo. Kakalma ka. Kaya minsan pag ako nag-speak, akala nyo, ano, relax. Ano, nare-relax ako. Pero grabe ang power ko kapag salita na. Alam nyo ba ganun yun? Kapag ikaw ay masyadong kalma, mas nagiging powerful ka. Pero pag hindi ka kalmado, nagiging weak ka. Hindi ka kalmado kasi nanarabisin ka eh. So, prepare yourself. Okay? Sabi ko sa inyo, bakit ko sinula? Kasi this is my personal experience. Diba? At hindi ako nag-deserve. Kasi the best teacher, may kasabihan kasi, kung gusto mong matuto mang isda, kanino ka lalapit sa kapintero? May isda. Kung gusto mong matuto mong magtanim ng palay, sino lalapitan mo? Matasaka. Kung gusto mong magaling ng speaker, makinig ka dun sa magaling ng speaker. Okay? Pangalawa, dress up appropriately.
Dati na maanin. Tama ba spelling appropriate? Okay, sir. Basta maintain na yan. Alright, na yan. Text, text na lang. Alright, ma. Okay, dress up. Kailan magsisimula ang communication? Pag nagsalita ka na ba? Hindi po. Kailan magsisimula ang communication? Nagsisimula ang communication the moment na lumabas ang speaker. Kasi doon pa lang sa suot na nagsasalita sa unahan, nagsasalita na siya ng something. So pag yung isang speaker na pumunta dito sa unahan, nakasando, nakashort, tapos ang topic nga about business, anong message ang kanyang sinasabi sa audience? Anong business? Diba? Parang? Wala lang. Yes. Parang walang dating. Napaka-importante ng pananamit natin. At ang sabi dito, appropriately. Ibig sabihin, nagbabari siya. At ang basis natin ay ganito. Kapag ang mga audience mo, mga naka-long sleeve, kailangan yung speaker naka-Amerikano. Kailangan angat ang speaker ng isang baitang sa kanyang audience. Kapag ang mga audience mo naka-t-shirt, pwede ka naka-polo shirt or long sleeve, okay na yan. Kung naka-sando sila, naka-t-shirt. Kung wala silang damit, naka-brief. Lagi may lamang ka ng sabay. Appropriate. Kasi, bakit natin kailangan, ano, kasi, halimbawa, mapunta kayo sa isang lugar na ang bay, hindi naman laging covered yung lugar, di ba? Paano kung open area lang? Akalaan mo, nasa gitna. Ako, sa lahat ng klase ng venue, na-experience ko eh. Pati sa ayaw ng puno, na-experience ko. Imagine na sila ka ng puno, mga audience mo, naka-t-shirt, naka-shorts, tapos naka-Amerikana ka, terikang araw. Nakakatawa yun. Mawawala ang credibility mo. Makibagay ka, ha? Kaya nga, appropriate. Or the shirt, we'll do. Okay? That's important. Lalo na sa atin. Sa ating negosyo kasi, mahalaga, kasi dito ang pinoportray natin, yung mga audience, babaguhin natin ang buhay nila. Mula sa kahirapan, papunta sa kanilang pangarap. Eh yung suot mo pa lang, hindi ka na credible, di ba? That's the point. At alam nyo ba, na very powerful din yung suot na mag-speak sa unahan. May mga tao kasi, na pinapakinggan ang speaker. Kahit na hindi magaling magsalita, pinapakinggan nila. Ayun ay kung yung taong yun ay very credible. Tulad ni Pope. Di ba? Si Pope, hindi siya powerful speaker. Pope John Paul. Very ano? Di ba? Pero every word na sinasabi niya, ang mga tao, bakit? Because of his authority sa Roman Catholic. Ngayon, paano natin i-apply yun sa atin? Para magkaroon ka ng ganong authority, you must dress up properly. Appropriate. Union. Diba? Yun po yun, maaaring. Kasi kahit na anong galing mag-speak, pag nakasando ka, naka-t-shirt, naka-shirt, wala yan. Hindi ka pakitinggan. Doon pa lang bagsana ka. Okay? Golden rule itong mga ito, mga kaibigan. This is golden rule. Ibig sabihin, this is not tip. This is rule. Kaya natin guide it. Number three. No.
your audience. Kilalanin mo ang iyong audience. Sa tingin nyo, sige, ako na magtanong. Bakit natin kailangan kilalanin ang ating audience? Anyone? Bakit? Para po malaman namin kung ano ang dapat namin i-approach. Yes. Kasi may iba-ibang approach eh. Imagine, ang mga audience mo, mga senior citizen. Eh, kadalasan po, senior citizen mo lang natin, diba? Tapos, pag senior citizen kasi, kailangan, ang bigyan mo ng emphasis dyan, yung product, para mag-join sila. Huwag yung complaint. Kaya ang nangyari, hindi mo binigyan din yung product. Binigyan din mo yung business pa, ha? Power! Power! Payama ito, payama! At sabi nung edit yung... Payama. No, hindi sila makakalo. So, you must know your audience. At kapag mga kabataan, yan, aggressive yan. Diba? Ano pa? Ano pa po? Ano pa ang mga ano? Bakit natin kailangan kilalanin? Alamin! Ang ating mga audience bago tayo mag-speak. Pero alam mo kung paano din i-execute yung presentation ba? Kasi mamaya nag-English ka doon eh, the rest of your audience, hindi na ganun talaga. Exact. Baka kasi English ka ng English, eh, hindi pa naiintindihan ng mga audience. O diba? Kailangan i-adjust mo yan. Ano pa? Akin mo. Para malaman mo kung bawa, kasi isa sa magaling na speaker yung mayroong sense of humor. Papatawa. Kailangan mo kinalanin kasi mamaya may biruin ka dyan na offensive, hindi mo alam, ganyan, ganyan, ganyan. Diba? You must know. Okay? So know your audience. Effective din ito sa mga one-on-one or sa mga audience mo, tatlo, lima, ganyan. Kasi ito na-experience ko ito before. Masyado kong binigyan din yung product natin ng coffee. Ay, grabe! Galing yung coffee natin. Ganyan. Almost 30 minutes. Inano ko, in-emphasize ko. After noon, na-realize ko, hindi pala siya umiinom ng kape. Perfect. Pagod na pagod ka. Yung pala, di siya umiinom ng kape. Kasi pag umiinom siya ng kape, nangingisay siya. Nagkaka-arashes. O di useless. Alamin mo. Para alam mo kung saan mo siya. Okay? Tanong ng mga audience, what is it in? What is it in me? Ano yan? Ano sa Tagalog yan? Explain nga ko.
Anong mapapala ko sa kanila? This is very powerful. This is very powerful, mga kaibigan, kasi pag hindi nyo ito nasagot, hindi kayo pakinggan ang audience. Kasi, yung sinasabi mo, wala siyang mapapala doon. Kailangan sa umpisa pa lang, masagot na nila. Kaya, kanina, di ba, sinabi ko sa inyo, ano ang purpose, objective ng ating training na ito? Maging powerful speaker para lumaki yung network. Lumami ang pera mo, successful ko. Doon pa lang, nasagot na agad, bakit mo kailangan pakinggan ang sinasabi ko, di ba? Yun. At yun, sinasabi sa beginning ng yun to. Napansin nyo, pag ako nag-speak, nag-OPP, lagi ako nagsiset muna ng problems. Maraming way para mag-open ng talk, pero yun ang gusto kong i-open. Mag-set ka muna ng problems para isipin ng mga tao, bakit ko kailangan pakigan ito? Yun ang problema. At problema ko yun. So, yun ang solusyon. So yun siya. Okay? What is it? What is it? Actually, ito, nagbabari din ito. May kinalaman ito dito sa Know Your Audience. Kasi ang mga tao, iba-ibang pangangailangan. Diba? Katulad nung ano, nung kina Sir Braganza. Sinabi niya sa akin yung main problem ng AFP, ng mga sundalo. So, naalaman ko agad, ting! Alam ko agad kung saan ako magpupukos. Hindi sila after sa direct selling. Hindi sila doon. Hindi rin sa Unilever. Ang ano nila yung talagang ano, recruitment. Kailangan nila, focus sila sa business. Okay? So yun siya. Kailangan alamin mo eh. Ano yung needs nila. Number 5. People will entertain you if you will entertain them. Actually, this is my favorite. Alam natin na ang business seminar ay isa sa pinakaayaw na attendant ng mga tao. Kasi ang business ay napaka-boring na topic. Okay? Boring na nga yung topic. Tapos magiging boring ka pang magsalita. Tulogan ka. So, dito na papasok yung kailangan maging entertaining ka. Dito na papasok yung kailangan mag-i-inject ka ng mga humors, sense of humor. Kailangan mapatawa mo ang audience mo. Alam niyo ba? Kapag ang audience mo napatawa mo, that's the time na nakuha mo na sila. Parang sa mga ano yan eh, mga boys, pag iniligawan tayo, kapag iniligawan mo, napatawa mo, 5 points agad yan. Ibig sabihin, meron kang sense of humor. Ibig sabihin, mapapasaya mo siya. Pero kapag
ano siya ngayon, ang corny na ngayon, eh wala ka, maganda tingin. Ganun din yan sa audience. Once na mapatawag mo siya. Kaya magayang dila mo. Ikaw puro dila ako. Okay? Powerful talaga. Ano ito yung asset na nilalaman nila? Mayroon siya asset na alam nila. Paano kung wala kang dila? Daliri na. Pwede mo sa mga ha? Pwede! Pwede! Pero, kailangan magaling ka talaga magsalita. Kasi sabi ko sa inyo, this is my personal. At hindi lang, alam nyo kasi, anyone can communicate. Ha? Anyone can communicate, kahit sino. Pero not anyone can connect. Alam nyo yun? Maraming mga speaker nagsasalita, yung mga audience din nakikinig. He is communicating, but not connecting. This is one way of connecting people. Okay? Actually, meron pa pang isang Diddy Baller. Para sa'yo ito eh. Meron ba ng number 6? Ito. Speak with emotion and conviction. Speak with your heart. Kaya minsan, na-observe niyo sa akin, pagpag ako, sumisigaw na, lumalakas po. It's from the heart talaga. At alam mo ba na hindi ko makakapag-express ng genuine expression and feelings? Kapag hindi talaga mula sa puso, dapat magagaling. Tapos full of conviction ka. Kailangan naniniwala ka sinasabi mo. Alam mo ba, na malalaman ng audience mo kapag hindi ka naniniwala sa sinasabi mo? Makita namin yung sinasabi. Oo. Kapag hindi ka naniniwala sa sinasabi mo, kailangan ikaw muna ang maniwala sa sinasabi mo para paniwalaan ka ng tao. Kasi kung ikaw mismo, alimbawa, didiscuss ka ng Prada, in the back of your mind, hindi ka naniniwala sa Prada. Pero, sinasabi mo, naniniwala ka, you cannot hide. You cannot hide. Madidetect ng audience yan na you are not sincere, sinasabi. Kaya kailangan mo ng conviction at emotion. Pansin niyo ako minsan kanyang salita. Pag sinabi ko talaga, lalo na yung part na kasi nagpupuks ako. Kapag nagsasalita ko ng isang very important, nagpupuks ako ng 2 seconds. Sa ako dinidil. So, yung time. Sir. Speak. Spontaneously. Tama ba spelling? Ayan. Now, who can define spontaneously? Tingin sa dictionary. Pass na lang, pass. Pass agad? Sino dito yung merong Merriam-Webster dictionary?
Kasi binigay ni Merriam-Webster Dictionary yung perfect definition. I-discuss ko sa inyo. I-anong ko sa inyo. Hindi ba consistent? Ito ha. Pakinggan nyo mabuti. Done or said in a natural and often sudden way and without a lot of thought or planning. Consistent. Ibig sabihin, natural na hindi pinagplanuhan. On the spot. Isang palatandaan ng magaling na speaker kapag siya ay nagsasalita ng speech context. Saan natin nakikita yung mga ganito? Sa mga stand-up comedy. Stand-up comedian. Yung bang mga on the spot na mga nakakapagsabi sila ng mga jokes. Diba? Subayos ganda. Get? Nag-get yung point? Yun yun. Yung natural. Pagiging spontaneous speaking, napapractice yan. Hindi nyo agad matutunan yan ng ganun-ganun. Pero isa yan sa, actually ito yung madalas kong gawin. Kaya mapansin nyo, pagkawalit ka salita, hindi scripted. Pag may nag-react na audience, pinapatulan ko. Ngayon, kapag ginawa ko yun, nagiging comedy. Nagiging, yun ang parang nagiging breaking the ice. Icebreaker. So, ganyan dapat. Speak spontaneously. Ibigyan ko kayo ng isang practical na practice. Ito, ano tayo? Maliit na activity. Para masanay ka sa mga spontaneous. O sige, ganito. Ang tawag natin sa game na to, hindi naman sa game, activity. In 30 seconds, kailangan nyo sumigaw. Magtuturo kayo ng kahit na anong bagay sa room na to. Or even ako, ituro nyo. Pero, you will name a wrong name. Ay ba, sabihin nyo? Oh, jeepney, elevator, helicopter, pasigaw for 30 seconds. Oh my God. Diyan sa upuan. Kailangan tuturo ha, tuturuin nyo. Okay ba kayo, ready? Ayaw kayo tayo, ano kayo ba? Balik-balik. Oh, stay practice yan eh. Practice yan. Okay, 30 seconds ha. Kasi, basta, merong punchline dyan. Okay, ready na ba kayo? Yes! Ulasan ko. 30 seconds. Mag-name kayo ng isang bagay na nakikita niyo sa paligid na hindi na wrong name. Tatawagin niyo siya sa wrong name. Okay? Okay? 1, 2, 3, start! Pasigaw! Napansin ko kay Eds, yung mga tinuturo niya, oo nga, ano siya, wrong name, pero, ano pa rin eh, may pattern eh, parang lahat ng hayop, sinasabi niya. Ang napansin natin dito, ang activity na to kasi, maging spontaneous ka. Ano bang sabihin niya spontaneous? Yung bang hindi mo pinlano. So, mixing it in sa utak. Kasi tayo, no, napansin ko kayo, nung dinidiscuss ko to,
Nag-iisip na kayo? Oo, okay, oh, nag-iisip ako. Nag-iisip na kayo? Pwede. Lahat, vegetables, lumisan, lahat, lahat, ayok. Isa pa nga lang sinasabi po eh. Ang mga kano? Ang mga kano? Puro hayop. Okay? This time, ang gusto ko, split second. Half second, masabi niyo isang bagay on the spot na hindi niyo pinag-iisip. Okay? Okay, 30 seconds. Go! Wala na. Wala. Okay. Thank you, thank you. Now we know. Now we know. We know practice. Sa spontaneous kasi, ibig sabihin ito, kailangan lagi ng handa, very sharp na mag-isip. For money? Dito po sa I speak spontaneous, dito papasok yung idea na hindi mo dapat kabisaduhin o scripted ang sasabihin mo. Alam niyo ba kapag ikaw ay, kapag sasabihin mo sa unahan ay isang scripted, magiging burden yan sa'yo. Magiging burden yan. At yan ang magpapablock sa'yo. Kasi, ginagawa mo, ano kasi yan eh, i-identify ko sa'yo. Kapag ikaw ay singer, or ikaw ay actor, kailangan perfect yan. Otherwise, wala sa nota. Tone. Ang tawag dyan, performance. Diba? I mean, ibig sabihin, kailangan perfect. Kailangan tama. Kasi yung ating brain, lagi natin sinasabi, kailangan ang sasabihin ko sa unahan, laging tama. Sa public speaking, kung gusto mong maging tama, huwag mong isipin na sasabihin mo dapat tama. Parang gulo mo. Huwag mong i-aim na maging perfect. Kailangan spontaneous. Pag naipagkwentuhan ba tayo sa ating kaibigan, pero kasi ang chismis na sabihin sa kanya, scripted ba yun? Hindi. Ang tawag doon, conversational ka. Not a performance. Ayan, additional to ah. Kailangan yung pagkasalita mo, conversational. Ibig sabihin, para ka lang nakikipag-usap. Kapag ikaw ba nakikipagkwentuhan sa kaibigan mo, alam mo na ba agad sasabihin niya? May mga sasabihin siya na minsan on the spot mo sasagutin eh. Ganun yung ibig ko sabihin. At huwag niyong i-treat ang public speaking na performance. Kasi once na ginawa nyo yung performance, lalo kang kakabahan. Kasi iniisip mo, pag nagkamali ako ng sinabi, patay ako. Oo! Kaya nga sa practice natin kanina, nagtuturo ka, electric fan, elephant. Doon sa practice na yon, para hindi mo isipin na masyadong ano, hindi mo kailangan maging right. Hindi mo kailangan i-right ang lahat ng bagay. Kung sa pagkanta, kailangan mo i-perfect. Right, lahat ng tono, perfect. Sa pag-acting, lahat ng angle, kailangan perfect. Sa public speaking, wala. Kahit ka mag-split ka dito, wala problema eh. Alam niyo ba yan? Ang traditional kasi na public speaking na sa school, pag pag-aaralan yung public speaking, ano ituturo ng teacher? Kailangan hindi ka malikot. Yung kamay mo, hindi malikot. Kailangan stand straight and relax. Stand properly, eye to eye. Diba yan tinuturo? Very, ano yun?
Very basic. Dito sa atin, ang tinuturo natin, alam nyo ba yung mga yon? Yung pag ikaw ay nervous, effect lang yun. Effect lang siya. Hindi siya yung cause. Cause and effect. Ano yung cause and effect? Ang isang tao, kaya siya dinenervyos, alam niyo ba kung bakit? Ang nervyos, ito yung effect. Nervous. Nervous ka. Effect ko lang ito. Nang ano? Nang hindi ka handa. Effect ko lang yan. Bakit masyadong uneasy o hindi relax ang body mo? Kasi hindi ka handa. Dito lahat nagpo-problem. Epekto lang yun. Bakit hindi ko makatingin sa mata ng mga audience? Epekto lang yun. Epekto yun nang hindi ka prepare. Alam nyo, kahit ako, kahit sinong magaling na speaker, pag hindi siya handa, hindi ka makakatingin sa mata ng audience ako. Kasi mahihiya ka, kasi hindi mo alam. Wala kang conviction. Wala ka rin emotion na may papalabas. Bakit? Kasi hindi ka handa. Cause and effect. Kaya dito sa ating training, hindi ko ituturo sa inyo kung ano ang dapat na itsura nyo. Kasi lahat yan, resulta lang yan. Okay? Resulta yan ng hindi mo pagiging handa. Pero kung handa kayo, hindi ka nenervisin. Relax ang body mo. Hindi ka lakad ng lakad kasi very confident ka, alam mo yung sabihin mo eh. Kasi handa ka. At alam mo ito. Diba? Hindi ka timid tingnan. Hindi ka nakaganoon. Hindi ka nakayuko, hindi ka tinitingin sa ano. Kasi handa ka eh. Kasi effect ko lang lahat yun eh. Kasi yung iba, tinuturo nila kailangan nakatayo mabuti, relax. Pero hindi nila tinuturo, ano ang dahilan bakit nagkakaganon? Yung root. Dito, sinagot na agad natin yung root. Ayan, prepare. Okay? Actually, madami yan. Ang gagawin natin, basta itong mga golden rules, isulat na ito ha. Marami yan, pero hindi ko lahat muna sasabihin. Yung iba, mamaya, isulat natin. Ito. Speak. Think. Like. King. Wala kayong libro makikita ganyan. Yes. Ayan pa king. Alam niyo mga kaibigan, bakit yung isang speaker dito walang power magsalita? Alam niyo kung bakit? Iniisip niya, yung mga audience niya, mas magagaling sa kanya. Iniisip niya, yung audience niya, na-intimidate siya kasi mayroong isa doon, mas alam niya sasabihin niya. Kapag ikaw ay nag-i-speak dito sa unahan, you must be the king. At ang isang hari, very powerful ng salita yan. Hindi siya natatakot magkamali. Compose ang ano niya. Di ba? Sasalita siya with power. Kaya nga ituturo ko sa inyo dito, hindi para lang maging speaker eh. Maging powerful speaker. Kumilos ka na parang isang hari. Ang isang hari, relax. Pero powerful magsalita. Di ba siya ang pinakasiga? He is ruling the room. Di ba? Isip sa na parang isang tao. Hindi naman yung parang napakayabang mo na. Yung bang, with authority. Yun ang kailangan mo.
Actually, this is paraphrase talaga to. Alam niyo si Arlie? Alam niyo ba na this is the third time na nagkaroon ng speaker's training sa OPI? Pero ito yung pinaka-special sa lahat. Pinaka-special to kasi ibang preparation, ibang level. Kasi nung una, actually nung una, 3 days din yun, walang uwi yan, di ba? Madami din tayo na-develop noon. Kaya nga sina Luby, sina Daisy, naka-attend to. Dati din nag-speak yan, ngayon galing-galing. Small but terrible. Isa sa mga na Ray, sina Benson, di ba? Nakapag-produce tayo ng mga galing. Yung pangalawa naman, open sa public, except eh, kahit sino lang na gusto. Kaya special ito kasi ako kumilid. Meron iba sa inyo, na-recommend, yes, pero karamihan akong kumilid. So kung pinili ko kayo, maging proud kayo kasi I know you have the capacity and ability to be a powerful speaker. Okay? Ngayon, hindi ko buburahin ito. Hindi ko buburahin. Ito yung magiging basis natin sa ating, halimbawa, may salita dito ng parang tuon. I-interrupt ko siya, sabihin ko, look at number 8. This is workshop. Hindi ko ganong formal. Alam niyo ba ang sabi ni Pacquiao? Manny Pacquiao? Ang sabi niya, Manny Pacquiao, meron sa reporter, anong part ng boxing mo ang pinakamahirap? Ang sabi niya, ang pinakamahirap daw yung training. Pagdating sa ring, parang na lang siya naglalaro. Ang training talaga ang pinakamahirap. Dapat dito kayong mahirapan ng todo. Dito kayong mapahiyan ng todo. Dito lumabas lahat ng dapat lumabas sa inyo. Kasi, pag nasa field na kayo, madaling-madali na yan. Lalo na yung mga audience nyo, hindi alam ang sasabihin nyo, nako, you will act like a king to them. Okay? Okay, anong oras ba? 11:24. Ang bilis ng oras. Suko ba kayo? Yes. Sige, makawan ako ka tayo mag-anong. Ngayon, ang sasabihin natin, bibigyan ko kayo ng 1 minute. Bawat isa, 1 minute lang ha. Sa public speaking o golden rule, sama na natin, observe the time. Wala ko niya. Wala tayo niya. Wala ko niya. Nakakitumalang pa. Observe time. Pag sinabi kong 1 minute lang each, ano sasabihin niyo sa 1 minute? Magpapakilala kayo. Ay. Bibigyan ko kayo ng 1 minute para magpakilala. Ano sasabihin nyo? Bakala kayo. Gusto ba kayo? Bakala kayo eh. Yeah. Okay. Huwag ka umalis, brad. Sir, ito na. Para malito mo. Sige, alam mo na tayo. Break time ng 2 minutes lang. Sige, break time. Pwede ka rin gamit ko. Uuwi ka na? Ito yung buko. Bakit kayo uuwi? Sige.